Matagal ka na bang nagtitrain sa gym ng face-to-face? Tinitrade mo yung oras mo sa pera? Gusto mo na rin sigurong gawing online yung fitness coaching mo? Dahil ito na yung future eh. Kung ikaw yon, makinig ka sa mga sasabihin ko dahil tuturuan kitang mag-start ng online fitness business mo ngayon. Kaya ano pang inintay nyo dyan? Start na tayo! Let's go! Hey, I ain't never giving up! Said, I never give up! Pero bago tayo mag-start, kung first time mo pa lang sa channel na to, yung mga ganitong content naman yung hilig mo, mga supplement reviews, mga fitness related videos, mag-subscribe ka na, i-click mo na rin yung bell icon para lagi kang updated sa mga next videos ko. Today guys, sasabihin ko na yung pinaka-secret kung paano ka magiging very successful sa online coaching mo and magkaroon ka ng 6 figures na kita galing dito. Wow naman! Wow! Wow! Sa gym kasi, no, tayo mga trainers, medyo general practitioner tayo dyan. Para tayong doktor na general practitioner na kahit anong lumapit sa atin, magpaturo, tuturuan natin, tutulungan natin. Bibigyan natin ng workout program, tuturuan natin ng konting diet tips, no? Parang generalize yung talaga yung turo natin. Kasi nga, iba-iba naman talagang tao yung pumapasok sa gym. And assignment natin, naturuan naman natin talaga silang lahat, di ba? Huwag kayo iya. Pero dito sa online coaching na gagawin mo soon, I highly suggest na humanap ka ng niche mo. Magiging expert. May kukumpara yan sa pagdoktor ka na general practitioner ka, tapos doktor ka na specialista ka. Okay, katulad ng ortho ka, OB-GYN, ophthalmologist ka, na expert ka. Dito kasi sa online, napakarami na po ng iyong market. Kailangan mong makakuha ng niche dahil dito na nakasalalay lahat. I-explain ko mamaya. Kaya very important na maghanap ka ng niche mo. Pero paano mo nga ba pipiliin yung niche mo? First, natatanungin mo sa sarili mo, baka naman kasi ikaw yung niche mo. Katulad ng mga bodybuilders, no, ng mga nakikita ko na nag-online coaching, syempre, usually, most of the time, bodybuilders din yung niche nila o yung target market nila. Kasi, syempre, masasabi nila doon, maituturo nila maayos, mga natututunan nila based on experience nila. Halos lahat maituturo nila, lahat ng aspeto sa pag-take ng mga enhancement, sa pag-diet bago sumampa ng stage, sa pag-training kasi iba rin yung training nila sa training ng natural, no? So yung mga bodybuilders na online coaches, talagang pasok sila sa mga client na gusto ring maging bodybuilders. And pwede ka pang mag-niche down doon. Kunyari, pwede kang mag-niche down ng meron pang physique, di ba? Or pwedeng natural, okay? Natural bodybuilding yung in-niche down mo. O gusto mo pang mag-niche down pa, no? Gusto mo pa talagang maging focus, laser focus, pwede kang female physique. Okay, mas pakonti na ng pakonti yan. Okay, kasi mas konti naman yung sumasali na female. Or kung gusto mo, meron ka pang age na ita-target like 50 and above physique, no? Napakalupit mo na yan, di ba? Pero ganon, sana na-guess nyo naman yung ibig ko sabihin, no? Katulad ko, ikikwento ko yung sa akin, dati akong sobrang payat, no? Pwede ako magturo ng mga dumadaan din sa struggle na pinagdaanan ko dati. Katulad ng nahihirapan ako maabot yung calorie surplus, nahihirapan ako mag-gain ng weight, napakahina ng katawan ko. So, alam mo kasi yung feeling nila. So, maiko-coach mo sila ng maayos kasi pinagdaanan mo rin. Alam mo yung hirap, alam mo yung struggle, alam mo yung mga ups and downs noon, alam mo yung mga pasikot-sikot. So, minsan, marirecommend ko na pwede naman na ikaw mismo yung niche mo. Nice. Pero kung hindi ganun, actually ako guys, hindi ganun yung niche ko. Ito po yung niche ko, no? More on female professionals, 25 and above, mga moms, may mga anak na gustong mag-workout sa bahay. Na may konting oras lang talaga kasi syempre nag-work pa sila at the same time, mother pa sila, no? So yun po yung niche ko. Actually yun po yung niche ko. Hindi po yung gain weight. Pero nasa sa inyo po kung susundin nyo yun.
So tatanungin niya sa sarili mo yung pangalawang tanong, ano ba, saan ka ba mas expert? Okay, so kung titingnan niyo, yun yung avatar ko, ideal client ko. And yun talagang nagpaka-expert ako dun sa field na yun, dun sa niche na yun, no? Kumukuha ako ng mga certifications na related doon, nag-research ako more, pinag-aaralan ko yun. So very focused ako dun, kaya pag may specific problem na mula doon sa niche na yon, medyo mas kaya ko nang i-handle. Kasi meron ako mga nakitang mga weird na, ay, meron ako mga nakitang mga niche na hindi nyo iisiping niche, ha? Kasi meron mga tao na katulad ko, medyo naglalaro ng games, no? Medyo lang naman. Meron akong kaibigan na ang niche niya is mga gamers. Minsan mapapaisip ko, meron palang ganong niche? Oo, mga gamers na gusto mag-workout, na gusto mag-exercise. Kasi isipin niyo na lang mga gamers, no? Tutok yan sa computer, minsan pangit pa yung posture niyan. Ano ba pakialam mo? Na hindi naman lahat may magandang chair. Sa akin nga, hindi nga maganda rin yung chair ko. So, yung posture nila pangit, no? So, meron silang specific problem. Minsan masakit yung lower back nila, 8 hours, more than 8 hours ka ba namang nakaupo, no? So yung kaibigan ko, syempre ang grupo niya, mga gamers din. Ang group chat nila sa Facebook, mga gamers din. Lagi siyang kasama sa mga gaming na ano, na groups. So nakikita dahil ano siya doon, dahil active siya doon, nagme-message siya, nakikita naman nila na wow. Parang ang ganda naman ng physique mo, no? Ang ganda naman ng katawan mo. Siyempre, nagpo-post din siya ng my day niya na nag-workout. So, maraming nagtatanong. So, ang nangyari, yun yung naging market niya. Yun yung naging niche niya. So, ikaw, minsan, hindi mo iisipin niche, pero unconsciously, magugulat ka. Parang yun na pala yung niche ko. Parang bulk of my clients nanggagaling dun pala. So, dun magugulat ka, yung pala yung niche mo, isasuggest ko maging mas eksperto ka doon, magpakadalubhasa ka doon pag-aralan mo lalo. Kasi pag expert ka doon, marami ka ng certifications doon, magaling ka doon, magaganda yung mga resulta ng mga clients mo, nakikita sa Facebook na pumapaya talaga sila or nagigain talaga sila ng weight. Yung katulad nga noon, kung sa gamer ka, no, nawawala yung back pain nila, gumaganda yung posture nila, gumaganda yung katawan nila. Siyempre, yung mga tao magugulat and willing magbayad ng extra. Willing magbayad ng premium. Oh my God! Wow! Siyempre, pag expert ka, pwede kang humingi ng higher price. Yun yung maganda dun. Parang ano nga, uulitin ko, di ba ang doktor na general practitioner, medyo mas mababa yung price niyan. Kung ikukumpara sa mga espesyalista, kunyari, mga brain surgeon. Okay. Sobrang specialist na. Siyempre, mas mataas yun humingi ng price. Diba? Ng talent fee nila, ng TF, talent fee ng TF nila, siyempre, mas mataas kaysa doon sa general practitioner. Ganon din po dito sa ating fitness industry, no? Kung mas expert ka, mas makakahingi ka ng premium price. And pag alam mo rin siyempre yung niche mo, ito ang pinaka-importante dyan, mas magiging madali na lahat. Yung offer mo, nakasalalay na doon, yung pricing mo, yung mga promo mo, yung coaching mo, yung pag-message mo sa kanila, yung programming mo, no, lahat, yung marketing mo, kung ano, paano ka mag-post ng marketing strategy mo sa Facebook, medyo nakalean towards doon na sa market mo. So very important na alamin mo yung market mo talaga, magkaroon ka ng niche, dahil dun ka magfo-focus. Eh coach, di ba pwedeng ano? Para akong dati yung face-to-face na lahat client ko? Pwede naman yun sa umpisa, no? Lahat client mo. Pero kasi darating yung time na mas magiging mahirap yun. Kasi nga hindi ka makafocus. Hindi mo ma-focus yung market mo. Hindi targeted. So kung marami pa kayong katanungan about that, huwag kayong mag-alala. Meron ako mga videos dito. Mga tips yan kung gusto nyo mag-start ng online fitness coaching business ninyo, no? Matutulungan talaga kayo niyan. And kung may mga extra katanungan pa kayo, pwede nyo naman akong i-DM o mag-comment sa video na to. And as soon as possible, sasagutin ko kagad yan. Okay? Maraming salamat sa panonood and see you on the next video. Bye!